Po sa ating lahat, ang lahat po ay magsitayo para po sa Angelus. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Binati ng Anghel ng Diyos si Santa Maria, at siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, na kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo, Panginoong aming Diyos, kasihan nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ng pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Ang lahat po ay sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Bayan, magsiawit na bayan, pinapala ka, dakilang biyaya, pangakunya'y sumilay na. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating itaas sa Panginoong Diyos at sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio ang mga biyayang ating hinihiling sa Diyos, mga kagalingan sa ating mga karamdaman. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ginugunita si San Jeronimo, isang pari at pantas ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis na at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, saan kayo pupunta? Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem, sagot niya. Walang ano-ano'y lumakad ang anghel na kausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sabi nito sa kanya, dali ka, sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papadiran pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem at ang kaning niya'y lulukob sa buong lungsod. Sinabi pa ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Siyon, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, magiging bansa ang samasamang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng puon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng puon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang malakas at makapangyarihan, kaya't silang nagsisigawan sa tuwa, patungo sa bundok na Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng puon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia.
tubig ang kamatayan, nagniging ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao, ngunit hindi nila ito nauunawaan, pagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po kayo sumandali. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoon. Ganun din ang ating minamahal na Santo Padre Pio sa ating palakpakan. Handang makinig sa ating mga panalangin. Alam ko sa oras na ito, maraming kayong itinataas na mga panalangin sa Kanya. Mga kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman, no? Nawa ang inyong mga panalangin ay dinggin ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ni Santo Padre Pio. Maigsi lang ang mabuting balita na ating napakinggan, kaya hindi ko na rin po hahabaan. Nang gilalas ang mga tao, ano bang sinabing nang gilalas? Yung sila'y tuwang-tuwa ang mga tao kay Jesus. Bakit? Sapagkat napakadami ng kanilang nakita, si Jesus ay nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo, bumubuhay ng patay, nagpapakain ng napakaraming tao, sabi ng 5,000 bukod pang ang mga kalalakihan. Kaya ang mga tao, sunod ng sunod sa kanya, ang tingin sa kanya ay parang isang artista, celebrity. Tuwang-tuwa sila. Kaya kahit saan si Jesus pumunta, ang mga tao'y nasunod sa kanya, humahanga, nanggigilalas, sila'y na-amaze sa taong ito. Sapagkat noon lamang may dumating na ganong klase ng tao sa Israel. Nakakapagpagaling, bumubuhay ng mga patay. Kaya ang mga tao, maligaya pag nakikita sa Jesus. Pero ang mga tao, no, parang biglang binali ni Jesus ang kanilang klase ng pag-iisip tungkol sa kanya. Anong sabi niya? "Tandaan ninyo itong sasabihin ko sa inyo, no. Ako, no, ang anak ng tao'y ipagkakanulo, parurusahan, hahagupitin, ipapako sa krus, at mamamatay." Parang ang mga tao ay hindi, sabi nga, hindi nila, ngunit hindi nila ito maunawaan. Sabi pa, paanong mangyayari yan ay ikaw ay gumagawa ng napakaraming himala. Hindi maunawaan ng mga tao, kahit ng mga alagad ni Jesus. Sapagkat, sabi nga, inilihim ng Diyos sa kanila talaga kung anong plano ng Diyos. Ano? At si Jesus lamang ang nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Kaya, mga minamahal na mga kapatid, ano? Tingnan ninyo ito. Ginawa ni Jesus lahat ang mga bagay na yan ay kalooban ng Diyos. At sa bandang huli,
siya'y ipapako sa krus. Napakarami ng kanyang ginawa. Pero sa bandang huli, siya'y ipapako, mamamatay sa krus. Sapagkat yan ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Ngayon, sa ating buhay, kung ating ilalapat yan, maraming mga tao ang hirap mag-discern dun sa sinasabi nating will of God. Ano ba yung kalooban ng Diyos para sa akin? Napakahirap niyan. Lalong halimbawa yung isang kabataan na nagpaplano sa kanyang buhay, ano kaya yung kalooban ng Diyos sa akin? Yung napakadami mong pinipili, nung kami nag-aaral sa seminaryo, yan ay pinag-aaral namin, sabi na, paano malaman ang kalooban ng Diyos? Napakahirap. Kaya, pag ang tao ay hindi marunong mag-discern, ikaw'y matanda na, hindi mo pa alam ang plano ng Diyos sa iyo. Ang dami mo ng daang pinupuntahan, pero hindi mo pa rin matukoy-tukoy kung pasaan ka. Kung pasaan ang iyong paglalakbay sa mundong ito. Ang iyong journey, hindi mo malaman bakit hindi ka makapag-discern ng ayos. Hindi mo malaman kung ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Pero tandaan niyo ito, nung kami po'y nag-aaral, sabi namin, binigyan kami ng isang halimbawa ng aming profesor noon. Sabi sa amin, ganito ang kalooban ng Diyos. Magpapari ka at mag-aasawa. Ngayon, parehas mabuti ang pupuntahan mo. Pagpapari, pag-aasawa. Tunay po, parehas na mabuti, magandang bokasyon. Pwedeng ikaw ay binata habang buhay. Tatlong yan. Pare-parehas yang maganda. Ngayon, alin dyan ang kalooban ng Diyos para sa iyo? Ngayon, ang sabi sa amin, pag tumama ang pili mo na yun pala'y gusto ng Diyos para sa iyo, ang biyaya ay overflowing para sa iyo. Nagiging madali ang lahat ng takbo ng buhay mo pag naging tama ang pili mo. Nakapili ka ng buhay na ito, pagpapari, pag-aasawa, o habang buhay kang hindi mag-aasawa. Ngayon, ang napili mo yung tamang-tama, yung pala ang gusto ng Diyos para sa iyo. Ibig sabihin, nag-discern ka, nagdasal ka, hiningi mo ang tulong ng Espiritu Santo, nagpanama yung gusto mo at gusto ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko, Father, papaano po kung sumala? Ako'y nag-asawa, pero ang plano pala sa akin ay pagpapari. Meron din po bang mabuti akong makukuha sa mali kong pagpili? Ang sabi sa akin ay may makukuha kang mabuti, pero hindi kasing galing kung nagpanama ang kalooban mo at kalooban ng Diyos. Yun mga minamahal ang pinakamagandang pag-aralan, pagdasalan, yung magpanama lagi yung gusto mo at gusto ng Diyos araw-araw. Paano natin malalaman yan? Dasal, pagtahimik, pagninilay. Pero tingnan ninyo gaano kabait ang Diyos. Kahit na mali ang mapili mo sa buhay mo, ang Diyos ay gagawa pa rin ng mabuti mula sa maling napili mo. Yun nga lamang, hindi kasing sagana kung nagtama ang iyong gusto at gusto ng Diyos. Kaya mga minamahal, sa banal na misang ito, ating ipagdasal, ating hilingin sa ating Panginoong Diyos, na nawa yung ating tinatakbo ng buhay ngayon ay plano at ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat nagiging madali ang pagtanggap
sa lahat ng pagsubok, makaramdaman man yan, may dumating man sa iyong kakaiba, pag alam mong yan ang plano ng Diyos sa iyo, madaling tanggapin ang lahat. Sapagkat ang dulong hantungan ng iyong pagalakbay, sinisigurado ko sa iyong Diyos ang nag-aantay. Hindi katulad dun sa ibang mali ang napili mo o mali ang iyong nilalakbayan, baka iba ang dulong hantungang iyong mapuntahan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang namula sa pagpapala mo. Tanan ang bawat puso pagkat inibig mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa pagkasaloob namin sa iyong salita, alinsunod sa ipinamalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway magsilang, makapaghain, masiglang makapaghain na ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong San Jeronimo ay pinararangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't sa Yesu Kristo na maasahan sa katapatan, ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaya, kaisa na sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya, kaisa ng mga anghel, narigin si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Tayong lahat, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hindi
Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pag-asa
Diyos na makapangyarihan. Naaking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Oon, ikay puno ng kabutihan, pastol ka, nagmamahal sa kawang, inaakay sa lundiang pastula. Tupay hanap mo kung mawagit ma. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa pagunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag. At sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga announcement.
Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinapaalam rin po namin mula sa Main Arch Entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego or clean as you go sa pambansang Dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa time-team na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa't biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanlangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Duwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon at sumairi. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay na humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, kanda ng kanyang kaharian.